Hello, hi there everyone, and welcome to another vlog. It's Vlogmas Day 5, and I'm going to do the Korea haul. So last November 11 to 20, nasa Korea ako with my cousin and Ate Joy. And the last time I went to Korea, hindi ako nakapag-Korea haul. So parang sa mga travel ko this year, tsaka last year, hindi ako nakapag-Korea haul. So I thought, why not do the haul ngayong Vlogmas since hindi ko pa siya talaga na-unpack. So if you wanna see kung ano yung mga nabili ko sa Korea, mga nabili namin sa Korea, then keep on watching. So first, mag-start muna tayo sa mga malalaking gamit. Malalaking gamit. Pero yan yung pinakamalaking gamit na nabili namin sa Korea. Kasi autumn pa winter na nung pumunta kami. So malamig siya. And nung pupunta kami ng Nami Island, makikita nyo yun sa vlog ko. Hindi ko alam, actually, kung na-vlog ko. Bumili kami ng coat kami dalawa ni Ate Joy kasi yung actually yung nabili kong coat dito sa Pilipinas, so okay lang kasi ako bumibili ng ganun. Nung nag-winter ako sa Korea, tsaka ngayon nag-autumn ako, so okay lang ako bumibili. Medyo hindi ko type yung coat na yun. So, naisipan ko bumili sa Korea kasi naisip ko na rin, naalala ko nung nag-winter ako na mura yung mga coat sa Korea. And luckily, nasa Dongmyo area kami, sa Dongde Moon, kung saan nandun yung flea market. Sikat actually yung area na yun, yung Dongmyo flea market. Kasi para siyang ukay-ukay. Mura lang yung mga bilihin dun. And then, we found this. Hindi siya makikita ng buo, pero long coat siya. Ay. Yan, this gray coat. We got this for only 15,000 won. Tapos super kapal siya. Ang ganda ng quality niya. Yan, super kapal niya. Ang ganda-ganda ng quality ng tela. Mag-flash na lang siguro ako ng picture na sa auto. This is Ate Joy's, and this one's mine. It's a black coat na I think this one's for, ano, men. Super kapal niya, so nice for the weather. Perfect siya. Ayan niya siya. Ang ganda ng quality. Ang ganda talaga, as in. Tapos, para kong, ano, Grim Reaper nung nasa Korea ako. Kasi the time na binili ko to, ito na yung sinusuot ko lago. Kasi may pocket siya. Yan, malalim yung pockets niya. So, dito ko nilalagay yung cellphone ko, tapos yung T-money ko, ganun, wallet. Everything nandito sa mga pockets na to kasi super lalim. Super, super nice ng mga coat na to na nabili namin. Super perfect for the weather and super cheap lang. Only 15,000 won. Okay, so next naman ay pumunta tayo sa mga food na binili namin sa Lotte Mart and Daiso. Start tayo sa mga noodles. So, I purchased this one. Japchae siya. Instant Japchae. Nakita ko lang siya sa Lotte Mart. This is the first time na binili ko to. Hindi ko pa siya natatry. As you can see, hindi pa siya bukas. So, hopefully, masarap siya. So, ayan. Japchae, 5 minutes lang siya kinuko. Next one is one of my favorites. Bawas na siya kasi binigyan ko ng isa yung friend ko. This one is cold noodles paldo na pakita ko na ito sa previous Korea haul ko, yung first Korea haul ko. Cold noodles siya, so after mong lutuin, isusook mo siya sa cold water with ice para maging malamig siya, and then lagay, pour mo yung sauce niya. Super yummy. Masarap siya. This is the best brand daw, as far as I know. Next one is, this is our favorite. Kami magkakapatid, favorite namin to. This one is the cheese ramen, Samyang cheese ramen. Pansit canton siya actually, na super anghang. Pero ginagawa namin siyang noodles, nilalagyan namin ng sabaw kasi masarap din yan ng may sabaw. And kapag wala kaming ulam sa bahay, kapag nakalimutan mo grocery or walang laman yung ref, ito yung kinakain namin. Tapos nilalagyan namin ng sili. Next one is, this is actually new. Hiwala to sa previous vlog ko. Natikman ko siya nung nag-Korea ko last year. And nasarap na ako. This is Samyang Carbonara. Super sarap niya. Tapos, nung nasa US ako, bumili din ako isang pack ng ganito kasi masarap siya. So, ayan. Bumili ako ngayon ng Korea ko. Next is, this one is one of my favorites. Ramen Bulky. Yan. 851 lang to. Around 30 pesos, mga ganun. So, yan. Favorite ko to. So, hindi talaga ako umuwi from Korea nang walang ganito. And I suggest you buy it also and you try it kasi yummy talaga siya. Meron actually na to sa mga supermarket pa sa SM. So this one, another essential kapag pumunta kayo Korea, you better buy this one. This is the dried seaweed. Super yummy niya. Seaweed lang siya actually, pero yun nga, ilalagay niyo siya, ibababad niyo siya sa water para maglumambot siya, ganun, tapos lalaki siya, ganun. Ito yung ginagamit sa mga K-drama. Yung kapag, actually hindi K-drama, in real life, ginagamit siya kapag
mag-birthday, diba? Gumagawa ng seaweed soup kapag birthday ng isang Korean. So, ito yun. Papakuluan nila to, ganun. Tapos, seasoning. Pero ito, hinahalo namin siya sa mga noodles namin para malaman. Kasi para na rin laman yung seaweed. So, buy it. This is only around 5,000 won, I think. Since nasa seaweed na rin naman tayo, this one, I got this one. This is the first time na binili ko din to. Crispy seaweed snack. Almond siya, almond. Tapos, para siyang biscuit, pero seaweed siya. Tapos, may almond. Sarap niya. Kasi medyo expensive siya. I think this is for 3 pieces. Tapos, onti lang yung laman ng per pack. Around 5,500 won or 6,000 won. But it's yummy, so it's worth it. Okay, so now we're done with our noodles and seaweed. So, punta naman tayo sa dessert. So, ito, Lotte Choco Pie. Ito yung cheapest na nabili ko na Choco Pie. Kasi hindi ko siya sa Lotte Mart binili. The last time I went to Korea na bumili ako ng ganito, I bought, I think, 4 boxes na ganito and I got it for 16,000 won. This one, per box, I got it for only 2,000 won. Kasi sa Dongmyo ko siya binili. Grabe, super cheap talaga as in. Kasi kung gusto ko ng 4 na box, 8,000 won lang. Ayan yung last time na bumili ako ng ganito na 4 boxes. Cost me 16,000 won. So, super cheap talaga sa Dongmyo. I got this for only 2,000 won. So, I bought 2 boxes. Since it has 12 pieces inside. Next one is this Hershey's Cacao Pie. Actually, medyo nagsisi ako dito. I got this for 2,000 won sa Daiso. Medyo nagsisi ako dito kasi akala ko it's something special. Tapos 6 pieces lang siya inside. Pero super same lang ng lasa ng Choco Pie. So, nothing's really special. I won't recommend it. Next one is this almond candy from Daiso. So, this is only 1,500 won. Ayan. So, candy siya na may almond. Hindi pa yan nabubuksan. This one's for my mother. Ate Joy got it for my mom. So, really don't know kung masarap siya. Next one is this. Digest. 1,000 won lang siya. And katulad lang siya ng digestives. I think this is the Korean version of it. Next one is this green cacao latte. Super natuwa kami dito kasi ito yung... If you watch New Journey to the West, Kang's Kitchen, ito yung kinakain nila. I'm pretty sure this is it. Yung kinakain nila no, nagka-Kang's Kitchen sila. Kasi diba, parang habang nagluluto sila, may kinakain silang chocolate candy na parang nagpapalakas sa kanila. So, ito yun. And this is 2,000 won sa Daiso. 2,000 won din siya sa Lotte. May nakalimutan pala ako sa seaweed. So, this one, ito yung binubudbud sa rice. Masarap siya. And you will get 2 for 6,000 won, I think. Pero dalawa na siya. Pero medyo mahal pa rin. Pero mas mahal dito sa Philippines. So, sulit na din kasi sa Korea, we visit. Okay, so now punta naman tayo sa beauty products. So, nung pumunta kami ng Myeongdong, sale yung Etude House. Actually, di lang sa Myeongdong, kahit sa Hongdae, sale sila. So, we got this face mask for only 10,000 won. Meron ka ng 20 pieces kasi 10 pieces isang ganito. So, I got this nail and the collagen. So, in total, for 10,000 won, you have 20 pieces na face masks sa Etude House. Sa Myeongdong din, sa Royal Skin, wherein nakita namin yung isang Pinay na nag-work siya sa Korea tapos siya yung nagbenta sa amin. Super cheap sa Royal Skin kapag nag-wholesale ka. We got this one for 30,000 won only. Tapos, tinapon na kasi namin yung box ng isa. So, ito yung isa na meron pa siyang pa-eye cream. Meron kaming 10 pieces na ganito. Ito yung green, tapos yung black. Pinakita ko na to sa vlog ko, vlogmas. So, meron green one and black one. Super nice actually na to sa mukha. We got this for only 30,000 won. So, merong isang box na ganito, tapos isang box na black. Yung mud pack. So, sulit na kasi meron pa siyang eye mask eye cream, tapos yung mask. So, super sulit talaga sa Royal Skin. If gusto niyo magpasalubong ng mga face mask, punta kayo sa Royal Skin, sa Myeongdong. Tapos kay ate, Pinay na din kayo magpa-asikaso para ewan ko kung may incentive yun, pero yun. Okay, so this one, I got this from Daiso. It's a 10 days mask. I got it for 3,000 won for 10 pieces. So, maganda din siyang pampasalubong. 10 masks na siya. At saka pang 10 days talaga siya kung siya pa sa lupong isang buong pack. 3,000 won lang siya. So, around 130 plus or 140 plus. Okay, so, meron pa palang kaming binili na camellia at saka olive na Etude House na face mask.
Okay, so since tapos na yung mga face mask, punta tayo sa facial wash. So this one, we got this for 10,000 won, pero 4 pieces. Nakipaghati ako sa pinsan kasi may so ting. Dalawang ganito kasi to, at saka dalawang ganito. So ginawa namin tig isa kaming green at saka pink. So this one is 10,000 won for 4 pieces. The same. Sa Lotte Mart namin binili to. Kasi may beauty area din dun sa Lotte Mart. Kung saan pwede kayo makabila ng mga ganito. Okay, so napunta naman tayo sa serum. So actually, these are my sisters. Kasi hindi naman ako masyadong maano sa skin. So I'm just showing this one dahil para malaman nyo kung ano yung mga pwede nyo mabili sa cream. So ito sa It Skin niya binili. Cutin Effector with Coenzyme Cutin. Skin Safety Test. Ito naman ay WR Effector with Adenosine. I think this one is for the eyes. Or this one. Mostly na binili ni Ate Jo for her skin is for her dark spots and under eyes. So, malamang para to ng mga tao. This one naman is LI Effector or Lee Effector. I don't know. With Glyceriza Glabra Licorice Root Extract. Ang sabi sa kanya ito, Joy, para ito sa dark spot. Actually, kaya naparami yung bili dahil kailangan mo kumapit ng 30,000 won para magkaroon ng tax refund. Malaki-laki din kasi yung tax refund. So, sayang naman, diba? Okay, so next is from The Ordinary. Pumunta kami sa store ng The Ordinary sa Garusugil. And super nice. Parang super minimalist lang. And I think I got it on the vlog. Wait for it. Na ma-upload after Cebu vlog. So this one is The Ordinary Caffeine Solution. So this one is for the eyes. Kasi yun yung gusto matanggal ni Ate Joy, yung puffiness ng eyes niya. Ganun. So, bumili siya ng mga para sa mata. And we got this niacinamide from The Ordinary. I think this one is for dark spots. Ayoko na mag-assume. Baka mabash. And the good thing nung nandun kami is parang around 20% off nung pumunta kami. And all items. Nakamura kami nung pumunta kami dun. Next one is this Aloe Vera Moisture Aqua Soothing Gel Mist that I got from Daiso. I got this from Daiso. I got it for only 3,000 won. Dapat yung maliliit yung bibilhin ko. Napakita ko na siya sa vlog ko nung sa skincare. Skincare for lazy girls. So, wala nang maliit. So, yung malaki na lang yung binili ko. Just transfer ko na lang dun sa maliliit. So, it's only 3,000 won. So, I was looking for the little ones nga nung Aloe Vera Mist. So, I found this instead, yung Moisture Peach. So, I'm gonna give it a try. I got this for 2001. So, sulit na rin siya. I bought two. Hindi ko pa siya natatry. So, peach flavor naman siya. Pero sana talaga aloe vera na lang. Okay, so next one, it's from It Skin again. This is the Single Origin Ampoule WR Wrinkle Care naman to. Kay Ate Joy to kasi medyo tumatanda na siya. Medyo nagaganito-ganito na si Ate. Other one from Etude House is the Sunprise Mild Airy Finish. I actually like the roll-on one. Hindi siya roll-on. Parang clay something siya. Kasi ito, ano na siya eh. Yung liquid na siya. Yung una pa ako sa Korea, bumili ako nung parang ginaganon pa na Sunprise. And I really liked it. So, wala na. Wala na silang ganon. Bibili dapat ako. And this is one of the best purchases of Ate Joy. This one is from Etude House as well. It's Silk Scarf Hologram Hair Serum. Ako nakakita na to actually. Medyo buhag-hag. Medyo ayaw kasi ni Ate Joy yung situation ng kanyang hair ngayon. So, nung tinry niya to, ang galing daw dahil nawala yung pagka buhag-hag ng hair niya. At saka yung parang mga split and super nice stuff. Really worth. This one is 3,000 won only. So now, punta naman tayo sa mga non-beauty products. And lahat to actually is from Daiso. So this one, I got this gardening tool. This one is a plant label. Yan, I got this for my mom. It's only 1,000 won. Kasi mahilig mag-garden si mama. So, naisip ko, maginta kung may label yung mga plants niya. Naisip ko, pasalubong sa kanya for 1,000 won. Next is this one, another one for my mom. Pang water ng plants at saka pang spray ng plants. So, 2-in-1 na siya. So, super nice for my mom. I got this for 1,500 or 3,000 won. So, this one's for my mom. Next is this humidifier from Daiso. It's only 5,000 won. Maliit lang siya. It's super nice. Papaganahin ko sana kasi medyo hassle. So, ayan, ito siya. So nice. It's so cute. Liit lang niya. Super end. And it's only 5,000. Next one is this wipes. 120 pieces siya for only 1,000 won. So, this is around 43 pesos.
So nice, diba? Okay, so for the last one, stationery siya from Daiso. I got it for my Bujo. I got this one for 1,001. It's a tape dispenser, washi tape dispenser. So nice, 1,001 only. Mahal yan dito. And of course, I got myself some washi tape. So it's so nice, super cute. Yan, 1,001. This one, 1,001 as well. Then, and this one. Gusto ko pa sanang bumili ng super rame kaso priorities, diba? Hindi naman need yun talaga. And I got this watercolor stripes. Para siyang tape. Para siyang correction tape. Actually, I really didn't like it. Nag-ano ako. Ginamit ko siya. Ang walay niya. Tapos ito pa yung 2001. So parang, meh, I don't like it. Hindi ko siya nire-recommend. And then, this one, it's a notepad. Yan, may nakalagay na bucket list, to-do list, and wish list. I really liked it. Naisip ko pwede ko siyang ilagay sa Bujo. And I got it for only 1,001. And then, this one, monthly planner. 1,001 din. So, naisip ko pwede ko rin siyang ilagay sa Bujo. So, nice. It's so cute. Okay, so I think that's it for this vlog. Actually, may mga bagay na hindi na ako napakita kasi nagamit na and nakain na. So, wala na. Hindi ko na magpakita sa inyo. But, thank you so much for watching this vlog. And I hope you click the like button. And subscribe to my channel if you haven't. And click the bell button if you want to be notified whenever I upload videos, especially now in a Vlogmas everyday upload. And naisip ko nga, parang Vlogmas ako homebody dito kasi puro bahay yung vlog ko. But tomorrow, hopefully, I'm going to have an overnight with my friends, Messiah friends, kasi bumuwi si Ate Ina, yung kasama ko nung Korea ko nung 2017. Bumuwi siya from New York and we're planning to have an overnight sa isang Airbnb sa Artigas. So, I hope may Vlogmas naman this week and next week na outside this house. So, thank you so much for watching, everyone, and I hope you enjoyed this video. God bless, everyone!